So yun guys, welcome sa YouTube channel natin. Sa video ito, pag-uusapan natin kung paano ba makapagpalabas ng lutino. So yun na nga, paano ba makapagpalabas ng lutino? Itong video na to guys, i-share ko lang sa inyo yung base lang sa naging experience ko o sa karanasan ko. Ang lutino kasi medyo sa ngayon wala talaga tayong gaanong makuha kasi konti ang mga nagbebenta. Kung meron man, medyo may kamahalan ito kasi yan nga, wala siya sa market sa ngayon kasi siguro yung iba binibreed muna, pinaparami kasi medyo tumaas yung presyo. So kung gusto mo mag-project ng lutino, kung meron ka ng visual na lutino na cock tapos lutino na hen, sureball na agad yun, ilalabas nila lutino. Ngayon meron nagtanong sa atin kung paano daw makapagpalabas ng lutino. Bali dun kay sir, ito yung sagot ko. Kung meron kang visual lutino hen, lutino cock, automatic na agad yun ang ilalabas nun, lutino. So ngayon, halimbawa naman meron ka lang albino o simulan muna natin sa albino. Albino cock, white balls na hen. Hindi po 'yun mag-aanak ng lutino kung ang white balls mo ay hindi po split sa ino. Kahit nga po wala kang red eye na ipamares, pero meron kang dalawa na meron kang pares na hen na split sa ino, meron ka namang cock na split sa ino, kaya halimbawa white balls split ino cock, Bibles split ino hen, yun po may posibilidad na agad yun na lumabas ng lutino na visual. Meron ka na po agad doon visual na lutino. Kaya itong topic na to, napakahalaga po nito sa mga baguhan na nag-aalaga na baka may pinagpares na kayo yan na albino cock or albino hen tapos white balls na hindi naman siya split sa ino. Baka nagtataka kayo bakit hindi sila naglalabas ng lutino. Kasi po yan, hindi po split sa ino ang kapares niya. Kinakailangan po kung magpapares ka ng albino tapos albino ka, white balls hen, dapat yung white balls split sa ino para po makapagpalabas kayo ng lutino. Ito lang po, green fisher split ino cock, green fisher split ino hen, magtataka kayo naglabas sila ng lutino visual. Kasi po sila naglabas ng visual, yung green saka nakak at green na hen, bakit naglabas ng dilaw na pula ang mata? Kaya sila naglabas ng dilaw na pula ang mata kasi split sila sa ino. Ngayon,
As in, wala talaga, wala kang, halimbawa, medyo kapas tayo, halimbawa, iba, meron naman tayong ibon dyan na albino, red eye. Meron naman tayong white balls na normal na hen. Ngayon, pinagpares natin sila. Medyo matagal lang ang proseso sa pagbibreed na ganito. Pero po, makakapagpalabas ka ng lutino or makakapagpalabas ka ng albino. Marami po kasing video sa YouTube, sa mga tutorial, pero di po ito binabanggit kung paano gawin ang paraan na ito. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo, base lang din to sa experience ko noon na nakapagpalabas ako ng mga white bulls at lutino at albino. Pero hindi po ganun karami. At hindi rin po ganun kadali. I-share ko lang po sa inyo itong experience ko. Halimbawa po, meron kang albino na kak, meron kang white balls o na white balls na hen. Ngayon, pinagpares mo sila. Hindi po yun mag-aanak ng visual na lutino. Kasi po, yung hen, hindi siya split sa ino. Para sa mga baguhan, pakinggan nyo po ito. Meron akong albino, kak, meron akong white balls, hen. Ngayon, pinagpares ko, hindi sila nag-anak ng visual na lutino. Bakit ba? Yung white balls po, hindi split sa ino. Kasi dapat po nagbibreed para dyan, same sila, carrier ng ino. Ngayon, naglabas sila ng white balls. Nag-anak na sila ng white balls. Yung white balls na yon, split na po yun sa ino. Konting antay lang po, mga 7 months, pwede na pong pambreed yung anak nila. Ngayon, yung split sa ino na anak, ipapares nyo po doon. Halimbawa, split sa ino na hen, ay yung anak nila hen, yung anak nilang yun, ipapares nyo po sa tatay. O kaya naman po, yung magkapatid, pagparisin po. Ngayon, yung magkapatid na yun, or yung anak man, pinaris sa tatay, ngayon, maglalabas na po yun ng visual na lutino. Halimbawa po, nag-anak ng white balls, ipinaris nyo yung white balls na yun kasi split na siya sa ino, ipinaris nyo sa tatay, yun na po yun, maglalabas na po yun sa first gen pa lang, maglalabas na po yun ng visual na lutino. Medyo may katagalan po ang aantayin. Ito, project po ito para makapagpalabas ka ng gusto mo na nang wala kang back to back na lutino. Meron ka lang albino na kak, tapos white balls na hen. Ngayon, nag-anak na po sila. Yung anak na ngayon, pwede nyo yung pagparisin. Magkapatid, pwede naman po yan. Nasa inyo na lang po yun, desisyon kung gusto nyo silang pagparisin. Pwede po yung ipares sa tatay. Yung hen, ipares sa tatay kasi po ang tatay, albino. Yung anak, white balls, split na po yun sa ino. Ngayon, pagparisin nyo po yun. Pag napagpares nyo na po sila, natisbred nyo, doon nyo na po makikita kung may visual na lalabas na lutino. Ganon po ang ginawa ko noon. Nakapagpalabas po ako ng lutino. Ganyan po ang ginawa kong pagbibreed. Kasi ang meron lang po ako noon, albino. Albino. Kak. Albino kak, white bull sen. Yung white bulls po, hindi po split sa ino. Ngayon, nag-anak po sila ng white bulls. Wala pong visual na lutino. Ngayon, yung white bulls na po yun, na inanak niya, split na po yun sa ino. Ngayon po, ipinaris ko sa tatay, yung anak nila, yung pagtamang edad na, pinaris ko sa tatay, tapos
Pumanak po sila ng dalawang Lutino. Tapos isang Weibulls. Bale, tatlo lang po. Dalawang Lutino, isang Weibulls. Ngayon, yung Weibulls po, split na rin sa Ino. Kung naunawaan nyo po itong sinasabi kong proseso ng pagbibreed, napakaganda po. Kahit po sa isang red eye lang, albino lang, makakapagpalabas ka na po ng maraming Lutino kung may tiyaga ka po. Pero kung mainipin ka po, bili ka na lang agad ng back-to-back Lutino. Anak po niyo, puro visual na Lutino. So yun, sana naintindihan niyo po. Sa susunod nating video, pag-uusapan po natin kung paano po yung project na ibon. Kung ano yung gusto nyong palabasin na ibon, pag-uusapan natin yan. So, sana sa mga newbie, may natutunan po kayo ngayon sa sinabi ko na gusto magbalak mag-project ng Lutino na wala silang back-to-back Lutino, meron lang silang albino at Weibulls or ano yun man na split sa Ino. So yun lang po, maraming salamat, sana may natutunan po kayo. Thank you.